Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Balita, impormasyon, kontrobersya o katiwalian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report! Tama po ba ang pagtrato ng Philippine National Police sa kaso ng pananagasa doon po sa security guard ng isang mall dyan po sa Mandaluyong City? Marami po ang nag-re-re-up sa kinuwang presyon ng Philippine National Police kamakailan lamang ng isang araw dahil po yung dun sa pagpresenta o pagsuko ng driver na nakasagasa o nanagasa. Ito naman po sa video, parang deliberate. Dun sa security guard na nagtatrabaho lamang po para ayusin ang daloy ng trapiko sa perimeter ng kanyang pinagtatrabahuhan. So, ito ay subuko sa wakas pagkatapos ng napakahabang panahon ng negosasyon. Sinasabi ko po negosasyon dahil nung hindi pa po sumusuko yung driver, may sinasabi po ang Philippine National Police na pinapakiusapan pa nila. At ganun, ganun din po ang LTO na po, dahil sinasabi nila na step by step talagang ingat na ingat sila, no? Kung ilang-ilang po kung lisensya, nakikipag-usap na sila pero hindi pa lumulutang, nakikipag-usap sila, warning dito, warning doon, parang ingat na ingat sila po. At magkaroon na ng press conference ng PNP. Matapos, finally, sumuko sa mga utilidad ang driver ng naturang SUV na nakasagasa doon sa security guard. Pero doon po sa press conference, of course, hindi naman po masama siguro na i-air ng suspect yung kanilang side. Tungkol sa insidente. Sabi nga po, maaaring nagpanik, kaya tinuloy-tuloy na, magkasagkasaan yung security guard at nagulo nga po ang kanilang buhay dahil sa naturang insidente. Pero ang tanong ngayon na nanatili, bakit kung sa press conference, kinamayan pa ng mismong jefe, officer in charge ng PNP yung pamilya na magulang ng mga suspects. At makikita naman po na iba ang treatment doon sa pamilya ng suspect kesa doon sa ibang mga kaso. At nakikita po naman natin yan sa mga social media na po, meron mga pagkakataon na yung suspect dito ng tagad, walang sabi-sabi, kahit hindi pa formally napapile ng charge, ganun din, hindi dinadaan sa press con, walang pakamay-kamay, hindi man lang natatalaw ng opisyal ng PNP yung suspect para kamustahin. Eh kasi po, ang nangyari kasi ito ay sarap ng publiko eh. Parang nagmano pa yung pagkula ng suspect doon sa PNP. Ito'y nakita lahat. Wala pong makakapag-deny ito.
nakitang-kita ng publiko dahil naka-live po ito. Tama po kayo. Yun ang tanong. Yun po ang gusto kong talakayin ngayon. At gusto kong makuha ng inyong opinion. Kung tama ba yun nangyari? Sa mga pagkakataon. Maganda umaga po, Henry Umaga Diaz. Para sa Umaga Diaz report, ngayon pong araw ng Sabado ng Tabaka, ika-18 ng 1 ng Hulyo. Okay. At gusto ko rin malaman yung preparasyon po naman ng Philippine National Police sa napakaraming mga inaugurasyon. Okay. Hindi naman napakarami. At least dalawa ang inaugurasyon. Siyempre, isang vice president, isang presidente na nakatatag i-inaugurate. Ano po? Bilang mga hinalal na pinuno ng ating mga staff. Yung isa po, si Vice President-elect Sara Duterte. Ipas po yan sa Davao at sa ika-tatlo po ng Hunyo, kagaya po ng natakda sa ating saliba batas, ay ang mismong Pangulo, President-elect ng ating bansa. Walang iba po si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At napaka-tinding preparasyon po ng kinakailangan dito ng PNP para mapanatili at ayusan sa naturang mga inaugurasyon. Pero sa gitna ng mga preparasyon na ito, po, kasi marami pa rin tanong eh, barang sinabi ng PNP at itawa na sila pagbawalan yung mga anti-Marcos rallies doon sa mga inaugurasyon na yon, lalong-lalo na sa ika-tapunang Mayo. At ito nga po ay nakapagpwersa mismo sa Justice Secretary. At Justice Secretary naman po ng ating bansa, walang iba kung hindi si Justice Secretary. Sa ngayon, Justice Secretary ko po kasi kung siya as Solicitor General. Po. Pero si Justice Secretary na namin ni Barra, ay nagsabi po na hindi naman tayo police state. Hindi tayo estado na ang namumuno sa atin ay police. O kaya militar, tayo po ay isang demokrasya, functioning democracy. Kaya hindi pwede po ipagbawal ng otoridad ang rally sa anumang venue. Provided, siyempre, na ito ay matahimik na gagawin at walang pag-uudyok sa mga iba pang mga mamamayan na mag-alsa laban sa gobyerno. Kung ang intensyon ay just lahat lamang ang kanilang damdamin at kanilang concern about this incoming administration. Eh, sabi po ni DOJ Secretary Ignacio Guevara na walang problema rito. Ito ay bahagi ng demokrasya. Kaya hindi nyo dapat ipagbawal yan. Okay. Pwede nyo siguro ilang isang lugar. Hindi nakaka-restore ko sa mga proceedings. Pero hindi dapat ipag. At sa gitna pa nito, yung mga pag-aresto ng ginawa po ng PNP sa ilang mga lugar, kabilang na po doon sa Tarlac, yung tinatawag na Tinang 83, ano po, ay nagkakaroon lamang ng peaceful assembly ang ilang mga magsasaka tungkol sa kanilang mga problema, sa kanilang lutain, eh pinag-arresto na sila at kinulong. Ito nga po ang nakukumpang eh. Ito nga po ang nakukumpang ng marami po. Halimbawa, doon sa Tarlac. Eh bakit ba pinaghuhuli? Wala naman silang ginagawang masama bukod sa paglalakad ng kanilang damdamin tungkol sa kanilang problema. Sa kanilang lokay, which is very legitimate. Naayon po yan sa isang patas at wala pong patas na nagsasabi na hindi dapat kayong magsalita tungkol sa inyong problema sa publiko. Nangyari ang tinulong sila. Ito nga po na po na natutunan para ng marami. Ayun, tinulong kanga. Naglalakad na lamang ng kanilang damdamin tungkol sa nalang problema, but ito, kitang-kita na lahat, may video na mismo, na nanagasa,
salita. Ganon ang naging treatment ng Philippine National Police. Okay na ba si Colonel? Gusto po sana namin kunin ang panit ng PNP sa magitan ni Police Colonel Jan Bahabdo na nag-confirm na po sa amin. Medyo na ba si Colonel? Siguro mo po eh, dapat talaga paliwanag ng PNP sa mga bagay na ito. Ano po? Dahil marami na kung hindi babasahin ng social media. Ang mga comments sa social media, grabe po. Dahil yung acto kasi yung paranagasa na yun, medyo marami ang nagagalit. Bakit tinuloy at sinakasahan ng pag-usap? Nagtatrabaho lamang. Ano po? Para ayusin ng daloy ng traffic. Hindi mo para sa kanyang sariling trabaho. Of course, of flight siya. Pero yung ginagawa niya, ayusin yung daloy ng traffic para sa lahat. Magandang umaga po. Colonel Jean Bahardo, nagpagsalita po ng Philippine National Police. At maraming salamat po sa pagtugon po ninyo sa amin dito po sa Umaga Media Support. Wala pa, Colonel? Sa akin ba yun? Wala pa ako natin. Sa linya na po ng telepono, si Colonel Jean Bahardo. Wala pa. Tawagan po ulit natin po. Medyo nawala sa linya. Si Colonel Bahardo. Tignan po natin paliwanag ng PNP. Dahil sa aming pananaw, ay kailangan po talaga ng paliwanag ang Philippine National Police tungkol sa mga pangyayari nito. At the same time, tingnan po natin yung mga paghahanda ng PNP sa mga darating na inagresyon ng pinamataas ng leaders ng ating bansa. Kasi nga po sa Davao, bukas mismo na po. Siyempre, sa June 30th. Ang inagresyon po ng mismong Pangulo ng ating bansa. Ano po? Okay. Diyan na. Okay. Magandang umaga po, ma'am. At maraming salamat sa pagtugon niyo po sa amin dito sa Umaga Media Support. Good morning, Sir Henry. Okay, Colonel. Good morning, sir. So Colonel, ito nga po eh. Maraming nagtataka. Ano po, bakit ganun ang paraan ng pagpresenta dun sa mga suspect, dun sa pananagasa sa security guard. Kaya parang may preparation treatment daw po. Parang VIP na VIP yung suspect. Ano po ang reaction mo? Sir Henry, may paliwanag na naman na po ng aming officer in charge yung naging pangyayari nga po nung nakaraang araw. Tungkol na nga rin po doon sa paglutang nga po itong primary suspect dito nga po sa pagsasagasa sa isang security guard natin. Kung nangyari nga po yun na Sir Henry ay meron po talagang nakatakda na press conference po regarding po sa isang accomplishment po ang PNP at meron po talagang nakaschedule doon na programa po ng PNP na umeere po ng 12:30. Nung araw po na yon ay meron pong kumunik po o nakipag-usap po sa ating officer in charge dahil nga po gusto daw po ng pamilya na lumutang na at magpakita sa taong bayan dahil napakalakas na nga po ng panawagan na siya ay magpakita. Ang ginawa po ng ating OIC ay sinabihan sila na magtungo na lamang po sa Camp Crami. At doon nga po nangyari na nung ongoing po yung programa po ng PNP ay dumating nga po doon yung pamilya ng respondent kasama ang kanyang magulang at ang kanyang abogado po. Opo, nandun na po ako. Okay lang po yung press conference. Although may nakukumpir nga na yung ibang mga kaso, yung mga suspects na lesser status sa buhay, tumugulong na agad. No? Pero okay na po yung press conference dahil
viral na po ito. Napakaraming tao na ang naghahanap at nagtataka na rin kung bakit hindi pa siya sumusuko kung anong ginagawa ng Philippine National Police. Ano po, dito sa kaso ito. Kaya, may nagkaroon nga po ng press conference sa kanya. Okay lang. Okay lang yung pagpresenta ng mga suspects, ng mga magulang ng suspect na abogado, yung kanilang side, ano po, sa nangyari para tutuya ng ating due process. Kinakailangan po talaga at dinggit-dinggit ng tao yung kanilang side sa nangyari. Pero po, yung mga pagmamano, ang mismo PNP Kipa o OIC at pumunta doon sa parte ng mga panik mga suspect at kinamayan at nagpano pa, parang sabi ng tao, ano ba ito, parang ingat na ingat ang ating OIC o ang ating PNPQ at yung mga ibang suspect na ganun, kinakamayan ba talaga ng PNPQ? Sir Henry, kung mapapansin po natin na I'm not aware po kung lahat po ito ay nakita po at naipalabas po at after po nung pagsasalita po ng ating officer in charge ay dun sa ipinalabas nga po na accomplishment ay dumating nga po itong pamilya ng SUV registered owner at tumayo nga po yung ating officer in charge at lumapit. Ito ay ang kauna-unahan na pagkakataon na nakita po ng ating officer in charge itong registered owner kasama ang kanyang pamilya. Nung inabot po ng magulang yung kanilang kamay para po kamayan po ang ating officer in charge at pati na rin po yung nanay na nakita nga po sa mga litrato na nagmano. Siguro as a Filipino, Sir Henry, alam po natin na may mga customs and traditions tayo. Siguro ang masasabi ko lang din, Sir Henry, it would be unethical po siguro on the part of Lieutenant General Dalaw na huwag abutin yung mga kamay po nitong mga magulang at the situation there was really spontaneous ang nangyari, Sir Henry. Paglapit niya po doon ay inabot po ng mga magulang ang kanilang kamay. Yun lamang po siguro, sir, ang masasabi ko doon na it would be ungentleman and unethical on the part ng ating OIC kung hindi naman po niya abutin yung kamay na inabot po ng mga magulang. At yung sa tanong, Sir Henry, na ito ba po ay ginagawa sa iba? Normally, Sir Henry, may mga insidente naman po at may mga pagkakataon na may mga dumadating po sa ating mga opisina. Kahit po yung mga sinasabi niyo pong may mga kaso, may mga abogado po silang bitbit, ay pinakikirakan naman po ng maayos ng PNP regardless po kung sila po ay nahuli, regardless po kung sila po ay nahuli in the act of committing a crime. Wala po tayong pinipili sa Henry po ano po yung ating pakikitungo sa iba pa pong nasa sangkot sa kaso. Ay ganun din po ang paraan ng ating pag-treat sa kanila. Siguro po ang tanong, bakit sila kasi lumapit yung PNP chief doon sa panel ng kampo ng suspect? Ano po? Pero okay. Nung lumapit siya, inabot ng magulang ng suspect na lang ang kamay, syempre, ang kamay, ang PNP chief. Pero sa mga nagdaang mga kung magpa-press kung di naman kasi, not necessarily yung kasalukuyang PNP chief. Ano po? Pero yung mga ganitong kaso, sa press con ng ibang mga PNP chief, pinapakita na sila, nila, naggalit sila sa nangyari. At hindi nila palalagpas yun. Yun ang mensahe doon sa mga press con na iba. Kung ganyan klaseng, kasi naging viral na ito dahil din siguro dinidelay nila yung kanilang paglabas at pagpapaliwanag sa manangyari, namuo yung galit ng mga tao dahil doon sa incident na yun. Ngayon, lumabas sila, ganun nangyari. Parang sabi ng marami, bakit nung, at lumalabas ito sa mga social media, yung mga litrato, no? Bakit ito mga paspi at pinche yung mga ganitong kaso? Pinapakita na lang kahit sila sa nangyari. Not necessarily sa suspect, kailangan mo din maging objective ng PNP. Pero sa nangyari, hindi nila palalagpasin. Ito po siguro
ang naging problema, yung mensahe, yung aktuasyon ng OIC chief, hindi tumutugon sa mensahe na hindi dapat sinagas yung security guard na nagtatrabaho lang. Ano pong palagay mo, Colonel? Sir, naiintindihan natin, sir, yung mga damdamin ng ating mga kababayan sa kanilang opinion na talagang galit sila na sa nangyari. Even the PNP, sa mga individual na member ko, as an institution, we condemn to the highest level po itong nangyari nga po. Kaya nga po, talagang magmula nga po nung nangyari yung incident na yun, na hindi po pinigil ang Mandaluyong City Police Station para hunting nila nga itong suspect. On the part of our present OIC, siguro with due respect again, Sir Henry, it would be unfair naman po para ikumpara siya sa ibang nagdaang mga GPMP on the manner on how we treated po yung mga sitwasyon na ganito. But kung matatandaan nga po natin na Sir Henry ay mismo ang ating OIC nung nakaraang Lunes na po ay napakadiin na mga pananalita na hinahamon itong SUV suspect nga po na lumutang at even threaten na hahabulin siya kahit wala pang sir kahit wala pa pong uwakan. Ano nangyari nga Sir Henry nga po nung lumutang nga po ito nung June 15 nga po ay sabi ko nga po kanina, Sir Henry, ni-explain ko po na I think that is customary on the part ng PNP, ng chief ng OIC namin na lumapit dahil that is the first time nga po na nagkita sila nung tinawagan po siya a few minutes before the press con po ay yun lamang po ang kanilang naging pakikipag-ugnayan. And I think it's not normal, Sir Henry, na lumapit po yung ating OIC during that time para nga po i-acknowledge at siguro at i-acknowledge yung kanilang desire na magpakita po. Okay. Ngayon pa lamang po, Colonel, ang dami na po nagre-react doon sa mula sa ating mga taga-pakinig at taga-pag-order po. Para lang po magkaroon kayo ng idea doon sa damdamin naman ng publiko sa nangyari. Ano po, babasahin ko yung ilang mga reaction po nila. Mula kay Cesar Reyes, ganyan po ang justisya sa Pilipinas. Pag may pera o may kakilala, pero kung mahirap ka, baka kasama pa sermon sa mga pulis. Mula kay Violi Cusing, Erpelo, at suwerto na agad yung driver ng SUV. Nagmano kay Danao si Mother at nagpag-shake hand si Father kay Danao. So, as if long time friend sila. Sa pag-kumpare pa yung dalawa, Juan Jose, bahala na si Chief sa mga kaso ng anak na friend ng friend ng family. I only in the Philippines sa huli niyan, CSG pa ang mula kay Kitch Gaspar, yung biktima, di man lamang binigyan ng wheelchair. Nakita naman lahat, nanghihirap na maglakad. Pero pag mayaman ang suspects, todo si kaso, minamanuhan pa, iba din talaga sa Pinas. Bahagi lang, ilan lamang po ito, mamaya, yung ibang mga reaction, babasahin ko natin. Pero, Chief, no? Colonel, ilan lamang ito sa nagiging reaction sa kasalukuyan habang nakikinig po sa atin yung ating mga kababayan. Ano po? So, at matanong po nga, kaugnay po nito, nasa na po yung suspect? Ano po ang mangyayari sa kaso? Nakapag-file na po tayo ng kaso noong June 6 sa Prosecutor's Office at kahapon nga po ay isinagawa po yung preliminary investigation na nagpresenta po at nagsubmit po ng mga ilang additional evidence po ang PNP at ang private counsel na po ng biktima. Yung respondent po natin, si Antonio San Vicente, ay was represented by his lawyer, si Atty. Macalino, at hiningi po nila yung kopya ng demanda, pati na po yung mga attached documents para po masagot po nila itong reklamong isinampa laban sa kanila. Ang susunod pong schedule ng hearing ay June 23 at doon nga po natin inaasahan na magsasubmit po ng counter affidavit yung respondent. Nung nangyari po ang insidente, na meron po ang pagkakataon na nakakausap na mismo ng PNP
yung suspect. At kasi ilang araw eh, 10 araw ata bago sumuko. Hindi ako sigurado kung ilang araw. Pagkaalam ko, mahigit 1 linggo bago tuluyan sumuko yung suspect. Ano po? Sa mga panahon na yun, ano po ang ginawa ng PNP para dala sa justisya yung suspect? Kasi po, ito yung pagkukumpara kasi. Halimbawa, doon sa Tarlac o doon sa Quezon, yung isang advocate na lumalaban doon sa Laypan Dam at doon sa kaliwa kanan dam, hinuli rin ng PNP. Ano po? Sabi naman, ito yung NPA daw. Anyway, ibang issue yun. Pero, yun nga po, sa mga ganitong pagkakataon, lalo sa Tarlac, uma-action kagad ng PNP. Pero ilang araw ito eh. Ilang araw, despite the fact na alam na ng PNP yung pagkakilan lang nung suspect. So yun nga po ang tanong, bakit napakahaba rin? At hindi inuli ng PNP yung suspect at kinumbinsi na sumuko. Sir, nung mangyari yung insidente nung hapon nga po o pagkalagpas ng tanghali nga po nung June 5, linggo nga po yun, at nakakating nga po after a few week hours nga po nakakating sa attention nga po ng Mandaluyong City Police Station nga po yung pangyayari, ay immediately po ay pinuha po nila yung kopya ng video, pina-enhance po nila para masiguro po na yung plaka po ay malinaw nilang makita at assume nga po na naging malinaw po yung plate number po ng SUV na involved ay immediately, kahit tingo po yun, ay nakipag-ugnayan nga po sila sa MTO para makuha nga po ang data kung sino nga po yung registered owner ng sasakyan. At habang sinasagawa nga po itong mga coordination sa mga concerned agency, ay nagsimula na rin po na mangalap ng iba pang mga CCTV footages ang Mandaluyong police station para nga po makita baka dun sa mga binaanan ng SUV at makita kung saan sa mga dumaan. At nung makuha na nga po yung mga data, ay nagsagawa na nga po ng follow-up investigation and hard pursuit operation ng police. Kaya nga po nung madaling araw nga po nung the following day ay nakakating na po sila doon sa registered address po ng SUV owner at doon nga ay nakipag-ugnayan sila sa mga security personnel ng subdivision. Subalit hindi nga po sila pinapasok in spite of the fact na nagpakilala silang police at sila ay nilang formado at sinasabi nilang meron silang follow-up operation doon sa nag-viral na video. Subalit hindi nga po sila piniyagang pumasok doon. Kaya disprompted the Mandaluyong Police Station na po na magsampa ng kasong obstruction of justice dahil nga po hindi sila piniyagan at inalaw na pumasok nga po doon sa subdivision. At despite of that, Sir Henry, ay nakipag-ugnayan sila sa security agency at sa management po or homeowners po nitong subdivision. Kaya naman po, yung mga hapon hanggang gabi po ay nagkakaroon po ng pag-uusap at nakapasok na po sila. Hindi po natapos yung araw po nung the following day ay nagsampa na po ng kaso ang PNP laban po doon sa registered owner ng sasakyan. Despite the fact nga po na hindi tayo sigurado na yun ang nagda-drive dahil meron po tayong prinsipyo sa ating umiiral na batas, yung tinatawag po natin registered owner rule, na there is a presumption na kung ikaw ay registered owner ng isang sasakyan na na-involved sa isang vehicular accident, there is a presumption na ikaw din po ang driver noon. Kaya siya po ang ating sinampahan. But that presumption can be rebutted kung siya po ay makakapagpresenta po ng ebidensya na hindi na po kanya yung sasakyan na na-involved or iba po ang nag-drive. At pagkatapos po nun, Sir Henry, ay nagpatuloy po ang paghahanap po natin dito sa taong ito. At yun na po, mag-submit po tayo ng request sa DOJ para po isama po siya sa Immigration Lookout Bulletin Order para po tayo ang maabisuhan kung sakasakaling siya po ay mag-a-attempt lumabas sa ating bansa o any ports of the Philippines. At kasabay po nun at kasunod po nun, Sir Henry, despite nga po na nagpakita na po siya, ay nag-submit pa rin po ang PNP ng motion for precautionary full departure order to make sure this individual will not escape his responsibility at magiging present po siya
during sa pagdinig po ng kasong ito. So that goes to prove, Sir Henry, gaya ng sinabi ko nga po, naiintindihan natin yung mga damdamin ng ating mga kababayan at frustration sa nangyari. But naipaliwanag na rin po ito ng aming officer in charge at sa mga ilang beses po nating pagsasalita na we sympathize and we condone what happened. But the PNP is bound to follow and respect po the legal process. Ang legal process po, Sir Henry, nasa prosecutor's office na po ang kaso at nasa poder na po ng prosecutor's office ang magiging disposition po ng kaso na ito. Pero, Kernel, maunang galang na po, hindi po ganun na nangyari dun sa kaso sa Tarlac. E sa Tarlac, bigla na lang inuli yung grupo na mayroong peaceful assembly at nandun po yung mga journalists. So, nandito po kasi yung comparison. Sunod-sunod yung mga pangyayari na nagkakaroon ng comparison yung mga tao. Sir Henry, kung ikukumpara natin yung insidente doon sa Tarlac, particularly dito na, ay malayong-malayo po ang nangyari dito. Yung nangyari po ditong insidente sa SUV ay hindi po kaagad nahuli. Ika nga, walang police na present during that time that could have prevented the SUV owner to escape his responsibility at iniwan nga po yung kanyang biktima. Kaya nga po may dagdag nga po siyang kaso na abandonment at once on visit. Had we arrested and apprehended nga po yung suspect na ito ang hindi niya tinakbuhan, ay po pwede po, makapunta po siya sa custody po ng PNP at magpapasailalim po siya sa interest proceeding. Yung nangyari po dito sa Tarlac, Sir Henry, for your information, ay yung mga almost 100 po na mga katao ay pinasok po ang isang property na pag-aari o sinasaka po ng isang cooperative. Sinira po nila yung mga pananim po doon, yung mga tubuhan na mga pananim na nakatanim doon. At that prompted po yung mga miyembro po ng kooperatiba na tumawag po sa police station para humingi ng tulong. The PNP only responded at pumunta nga po doon. Ang pagdating po nila ay actual po nilang nakita ang paninira ng mga pananim po doon. At nung sila po ay pinakikiusapan na umalis na lamang po doon para nga po hindi mag-escalate ang gulo, they refused to obey a lawful request from the PNP na sila po ay umalis. At yun po ang nagbunsod na sila po ay hinuli po ng PNP dahil sa harapan po nila, they are committed an offense, yun nga po yung paninira, kaya nga po sila nasampahan ng malicious mischief at yung pong utter disregard sa persons in authority or their agent at yun po ang isinampa sa kanila. So malayo po, Sir Henry, yung pangyayari po na ito kung ipukumpara po natin dito sa insidente nga po ng SUV. Although sinasabi naman po ng mga nahuli po, na kung tutusin sa kanila yung property o bahagi sila ng property at nandun po yung dispute. Anyway, medyo masalimutin po yun. Okay, so paano na po ngayon? Ano na mangyayari doon sa kaso nito? Nakapag-file na ang pulisya. So, hinihintay yung hearing. Pagkatapos po ng hearing, inaasahan po ba halimbawa ng PNP na magkakaroon ng arrest warrant? We are confident na hindi na kapag matapos po kapag-submit po ng mga kaukulang dokumento po yung kabilang panig the prosecutor po will find probable cause to file and to charge and file an information against po dito sa SUV registered owner dapat dahil napakalinaw po ng ebidensya. Yan po ang CCTV footage na nakitang binunggo at sinagasaan po niya yung ating kawawang security guard pati na rin po yung kopya po ng footages po ay hawak na po ng PNP. Nagbigay na rin po ng statement yung kumuha po ng video. So we have po, at meron na rin po admission on the part of the SUV registered owner pati na sinini na po siya ng paumanhin pati po yung kanyang abogado ay nagsalita. Ito po ay isinablit natin dagdag na ebidensya sa ating kaso. Kung meron man pong silver lining na development din po sa Crescon ay nagkaroon po ng tacit admission on the part of the respondent. At yun pong ebidensya na yun ay additional evidence po natin to prove at convince the prosecutor na may probable cause po. At kapag naisampa po kung sakaling lalabas po ang resolution ng prosecutor after po ng last hearing po on
on June 23 ay irakapon po yun sa korte. At ang korte po, upon finding of probable cause, ay maaari pong maglabas ng warrant of arrest. At kung sakasakaling maglalabas po ng warrant of arrest ang ating korte, ay yun po ang magiging legal basis po ng PNP para to take into custody ito nga pong owner ng SUV. Okay. Kung sakali lang po, ang sabi naman ng abogado, ng security guard na po, na hindi sila atras. Pero kung mangyari lamang, meron possibility, it's a possibility na po. Mali po yung meron possibility. It's a possibility. Na umatras ng demanda yung security guard, itutuloy po ba ng pulis yung kaso? Magiging People of the Philippines po ba versus the suspect? There is a possibility, that is a possibility, Sir Henry, na umatras na po. Pero maasa nga po kami. At so far naman po, as a attorney po, ay matigas po ang paninindigan ng security guard na hindi nga po siya atras sa kaso. At yun naman po ay susuportahan ng PNP. Kung sakasakali lang po magkakaroon po ng out-of-court settlement dito po sa kaso, ay that is beyond the control of the PNP already. Sir Henry, itutuloy pa rin po natin yung kaso. Magkakaroon po ng hearing, magkakaroon po ng mga paglilitis dito sa kaso na ito. Subalit, kung hindi po a-appear yung ating private complainant at eventually ay a-atras po siya, this might result to the dismissal of the case, Sir Henry, dahil while it is true na yung mga kaso po natin ay krimen na people of the state, ika nga People of the Philippines versus ito nga pong akusado natin or responded natin. Subalit, kung hindi po a-appear at nagbibisit eventually po ito, ay this may lead to the dismissal of the case in spite of the fact na ang PNP po as a nominal complainant can pursue this case. But again, it will be the discretion of the concerned court po kung ano magiging disposition po ng kaso na ito. Okay. For your information, po, Colonel, ito po ang isang mensahe mula po kay Ruel Pasio Payapay. Sabi niya, naisip ko lang, ang hirap pala maging abogado kasi alang-alang sa pera, hindi depend po yung taong alam mo sa sarili mo na may pagkakamali. Pumasok na sa isip ko, binabasa ko ito. Naisip ko rin yung posisyon, ang hirap po. Kailangan i-depend yun. Ang PNP sa mga ganitong mga klaseng mga kontrobersya. Sir Henry, the PNP naman is always and has been transparent po sa kanilang mga trabaho po at hindi po kami magsasawa, Sir Henry, na ipaliwanag sa ating mga mamamayan kung ano po ba talaga yung nangyari dito sa insidente na ito dahil wala nga po tayong itinatago. In fact, mismong yung suspect na ang hinarap nga po dahil napakatilak taas na nga po ng clamor na siya ay humarap. At the PNP could have opted to sabihin na lang, sir, na o sumuko na at hindi na siya iharap. Mas lalo po siguro magiging mas maraming tanong, Sir Henry, kung ganun po ang nangyari. So in the spirit of transparency pa nga po at nang sabihin na sila ay magpapakita, ay hinarap po sila sa publiko. Kaya rest assured, Sir Henry, na hindi po natin titigilan itong kaso na ito. The PNP is the one with the public to condemn yung nangyari na ito at hindi po titigil ang PNP hanggat sa makisolba po at magbigyan ng justisya po yung ating kababayan. Ngayon, ang tanong ko naman, ang PNP po ba nakikipag-ungayan doon naman sa security guard na biktima ng incident nito? Hindi po tayo tumitigil na pakikipag-ungayan po dito sa biktima. In fact, magmula po nung makakadun na po ito sa attention po ng PNP ay binigyan na po at binantayan po ng ating kapulisan yung ating biktima habang siya po ay nasa ospital at ginagamot po hanggang sa siya po ay makalabas after 5 days at siya po ay binabantayan at hindi po natin pinuputol yung komunikasyon at binibigyan po natin siya ng security para masiguro po na siya ay magiging ligtas habang binibigyan po at tumatakbo po yung legal na proseso po tungkol sa kaso na ito. Okay. Bago po tayo magtapos siguro, hihingi po ako sa inyo ng update tungkol sa preparasyon sa inauguration bukas at sa inauguration sa June 30.
Yes, Sir Henry, nakalatag na po yung ating security coverage sa Davao dahil bukas na po ay inauguration na nga po ng Vice President sa Duterte Carpio. At as of today, Sir Henry, isang araw bago po ang actual na inauguration ay may soft deployment na po tayo dyan sa peripheral area sa surrounding po ng San Pedro Square. Dahil nga po may mga ginagawang preparation, yung mga stage po na ilalagay, yung mga tents po, and other barriers po. Kaya may mga isinara na po tayong mga streets dyan to give way po doon sa preparation. Kaya nakalatag na po yung security natin. By tomorrow po, ay tuloy-tuloy po, dadagdagan na lang po yung mga police na nakadeploy ngayon para po sa event bukas at dire-diretso na po yan hanggang matapos. Dito naman po sa paghahanda natin na Sir Henry sa inauguration po ni President-elect BBM ay nasa final stage na rin po tayo ng ating paghahanda. Pina-fine-tune na lang po yung mga small details para po sa preparation din po para sa June 30. At kasunod po niyan ay nag-declare po ng gun ban ang PNP nga po para nga po sa dagdag na seguridad dito sa mga dalawang event na to. Nagsimula na po yung gun ban na Sir Henry sa Davao noong June 16 at tatagal po ito hanggang June 21. Sa Metro Manila naman po, tatagal po ang gun ban ng June 27 hanggang July 2 po. Pag sinabing gun ban, lahat po, walang exemption? Wala po. Only the law enforcement members of the law enforcement agencies are authorized to carry their firearms po. Okay. At siguro panghuling tanong, may ban po ba sa mga rallies, lalong-lalo na dun sa inaugurasyon ng papasok na Pangulong Bongbong? Palagi namin sinasabi, Sir Henry, na nare-respeto po natin yung kakapatan ng ating mamamayan na sabihin yung kanilang mga opinion at yung mga protest, action and rally ay guaranteed naman under the Constitution, yung mga peaceful assembly. Subalit, meron po tayong batas sa Uniiran na sinasabi na kapag wala po kayong permit, ay hindi po kayo po pwede mag-rally sa mga public place that would disrupt any government functions and activities. At yan naman po ay patuloy namin pinapaabot at pinapakiusap sa ating mga nagbabalak na mag-rally. Subalit, kung sila po ay hindi magkakakuha po ng permit, ay allowed po sila, very clear po yun, allowed po silang mag-conduct po ng rallies, both pro and against. Pero doon lamang po at limited lamang po sa mga designated freedom parts po. Okay. Kasi yung mismong si Justice Secretary Leonardo Ibarra nagsabi na hindi naman daw tayo police state at hindi pwedeng i-ban yung mga rallies. As long as tahimik na ginagawa nila ito. Tama, Sir Henry. As long as yung kanilang assembly ay magiging peaceful, at limited lamang po doon sa mga freedom parts kung hindi po sila makakakuha ng permit. At yun po ay iaalaw po ng PNP dahil yun naman po ay nakasaad naman sa ating constitution yung ating mga grievances and redress against the government can be made as long as ito ikang ay guarantee na kakapatan natin at yun ay irerespeto po palagi ng PNP. Oh, maraming salamat po, Colonel, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga PNP. Thank you, sir. Thank you, sir. Si Police Colonel Gene Fajardo, tagpasilita po ng PNP. Okay. Magpapaalala po muna ang Umaga DS Report at sa aming pagkabali, yung inyong mga comments po. Yung po inyong mga komento, yung inyong mensahe, kaugnay ng issue nito sa pagbabalik po ng Umaga DS Report. Umaga Diaz Report. Henry Umaga Diaz. Umaga Diaz Report. Umaga Diaz Report. Ilang pang mga reaksyon mula kay D. Ziegler. Parang celebrity lang ang pek. Sana all mayaman. May escort pa na pulis. Wayne Rojo, dapat may death penalty para matakot yung mga gumagawang klaseng ganyang klaseng tao na walang pakiramdam sa ginawang kasalanan, may papreskon pang nalalaman at sunog talaga ang batas.
mula kay Jovelyn Linden, kulong na yung SUV driver, klaro ebidensya. Mula kay Carreriana Samantha Zam, si Ninong Danaw lang bahala sa nakasagasa, manahilig na tayo, mahay blood tayo sa mga yan, hirap ikulong pag mayaman, taas ang ending ateglo kasi napagod na at takot na. Ay, sana all Ninong ko kasi si Sir Danaw para pwede ko nang sagasahan yung ex ko. Hindi naman si Ninong ba? Hindi naman siguro, hindi naman, wala naman balita na gano'n. Okay, sa mga pagkakataong ito, tanungin po naman natin ang mismong nakakaalam sa batas. Ano po? Ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Walang iba kundi si Attorney Bert Strada. Magandang umaga po, Attorney Strada. At maraming salamat po sa panahon binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report, sir. Magandang umaga po, Sir Henry, at magandang umaga sa lahat ng ating taga-makinig at nanonood ng inyong programa. Good morning po. Good morning, sir. Maraming salamat. Bilang eksperto sa pakas, ano po, kayo po ay presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Okay. Sa proseso na sinagawa ng PNP, tungkol po dito sa kaso, nag-viral po kasi ito, million-million Pilipino ang nakakita ng video, marami ang namangha sa nangyari, ang nagulat at nagalit na rin mismo. Ganito nga po nangyari, press con, pano, etc. etc. Bilang eksperto sa batas, ano po ang palagay niyo rin? Ano po ang tama po ba ang proseso ng ginagawa ng PNP? Naayon po ba sa batas? Yes po. Unang-una po, I think itong nangyari highlight yung fact no na nakikita ng tao yung disparity o yung pagkakaiba ng pagtrato sa tao, iba sa mayaman, iba sa mahirap. Yun yung lumalabas na sentimento ng tao ngayon. Kung ang what is obvious na nakikita ng tao na kapag mahirap, walang impluwensya yung tao, parang madaling sinuhuli at saka may mga proseso na parang hindi na-follow. At ngayon, parang sinasabi na unequal nga yung treatment ng batas. Pero sana, ang sa amin is na dapat, tama po yun, na dapat equal ang application ng batas. Pero kung ano yung tama, yun yung sundin. No? Hindi yung, kung mali yung ginagawa sa mga mas maliliit, eh dapat ganun din gagawin sa mas ma-influensyang tao. Ngayon, doon sa prosesong nangyayari, ang lumalabas nga po one of the most prevalent na comment, bakit hindi siya hinuli doon sa press conference na ginawa nila? Parang inamin naman niya na talagang siya yung nag-drive at saka na nasagasaan nga niya yung security guard. Ang ano po doon, ang explanation po ng police doon, ay sa tingin ko po, ay tama din naman po. Na kasi wala na po doon sa hindi na po nasaklaw ng mga provision ng rules of court natin kung kailan mo pwedeng arrestuhin ang tao na walang warrant of arrest. So sa rules po kasi natin, pwede mo lang hulihin ng isang tao as a general rule kapag may warrant of arrest ka. So yun yung napaka-importanteng general rule. Walang warrant of arrest doon. Kaya yun din sana, pag mahirap, maliliit yung tao, yun din yung rule dapat. Pag walang warrant of arrest, dapat hindi hinuhuli. Now, kung sa exception, titingnan dapat kung nag-fall siya sa exception. Una, was it an arrest in flagrante delicto? Nangyayari ba? Habang nangyayari ba yung krimen? Yun pwedeng hulihin na walang warrant of arrest. Dun po, ilang araw na yung lumipas nung insidente, kaya hindi na pwedeng hulihin as an incident ng caught in the act or flagrante delicto. So ganun din po sana sa lahat ng tao na hindi dapat hinuhuli kung hindi naman walang warrant of arrest at hindi caught in the act. Sa ngayon, nagpa-follow na lang yung proseso na kapag hindi na-aresto yung tao under sa warrantless arrest
na mga circumstances kung saan dadalhin sila for inquest doon sa opisina ng Piskalya, ay dadaan siya ng regular na preliminary investigation. So doon, magsasampa ng kaso yung complainant, polis, at bibigyan ng opportunity yung respondent na mag-respond or mag-present ng ebidensya din niya. Now, kung meron man, kahit yung kasi yung nakikita ng tao, eh, parang ano na eh, parang di ba may sinabi na siyang sorry nga siya, bakit hindi pa rin hinuhuli. Eh yun po, eh, maaring magiging part ng ebidensya ng prosecution na dahil sa pagsuri niya, eh, parang inamin na rin niya. Pero yun po ay gagamiting ebidensya pag nasampa na yung kaso sa korte. So magpa-follow pa rin yung procedure na dadaan ng preliminary investigation at pag nahanapan ng probable cause para i-forward sa court, ipa-file yun at doon sa determination ng judge ay maaaring isyuhan na ng warrant of arrest yung akusado. At doon pwedeng hulihin na at kung bailable yung offense, maaaring makapagpiansa at gugulong na yung proseso ng kaso. Kaya yun po, maganda pong nakikita at inaaral ng tao ano yung mga karapatan nila, ano yung tamang proseso para yun din po yung kailangang mabanggit kapag tayo ay nahaharap na sa mga prosesong ito. So dapat equal treatment, yung sinasabi nila ngayon, tama yung proseso, ay dapat ganun sa lahat ng tao. Huwag natin kopyahin yung mali, kopyahin natin yung tama. O ano yung mga karapatan natin lahat. Ayun po. So, attorney, kung tutusin, yung proseso, yung hindi paghuli doon sa presscon, pagkumbinse doon sa suspect na sumuko. Kasi doon na medyo nagkakatalo ika na unang-una ilang araw, may higit 1 linggo bago talaga na puwersa na lumutang yung suspect. No? So ang tanong mo kasi ng tao, at ito yung tinanong kong link kanina sa PNP, so anong ginawa nyo nung mahigit na 1 linggo nyo na hindi nyo hinuhuli yung suspect? Sabagkat ilang araw pala, identified na eh. Yung ano, at saka siguro ang mga resources, napakadaling i-identify ng suspect. Yung suspect, doon sa parang kasa. Lumutang nga sa isang presscon, pero tama po ba yung proseso na kailangan kumbisihin muna, kailangan magpunayan doon sa homeowners association, doon sa subdivision, para lamang makausap, hindi hulihin yung suspect. So, doon nagkakaroon ng impression ng tao na ano ba ito? Pag pumayang magkapag may pera ka, ingat na ingat ang PNP. Yun nga po. Yun yung tama po yun sa Henry, no? Nagka-create nga ng impression sa tao na merong ibang application yung batas. Kaya, sana ang gagawin ng ating mga ng gobyerno, lalo ng ating law enforcement agency, eh kung nagpa-follow sila ng tamang procedure, gawin sa lahat, para sa lahat. Kaya lang, itong circumstance na ito, para sa akin, yun nga po, una, yung, hindi na talaga pwedeng hulihin doon kasi pwede din silang ma-file ng illegal arrest o pag-limite nila, arbitrary detention na kasi nga, walang warrant of arrest yung tao eh, walang kaso at saka hindi siya mag-fall doon sa mga exception ng warrant of arrest na warrantless arrest. Yung anong ginawa nila after nung incident hanggang sa na-file ay tingin ko po parang hindi ako nasa posisyon kung ano tama ba yung enough ba yung ginawa nilang mga ano, but what we can see is that na-identify yung respondent at from what I have gathered na may na-file na kaso sa kanya. Yung sa subdivision din po na issue naman, as a general rule din, and this applies to all, no, kahit subdivision pa yan or simpleng barong-barong, ay we are provided sa constitution
yung right natin to security in our homes, no? Na hindi basta-bastang pagkapag private property, hindi basta-bastang pwedeng pasukin ng elements ng gobyerno ang ating mga pribadong pag-aari, no? The right to be secure in our homes and in our documents. So, ganun din po sana sa lahat na ginagawa. So, yung pagkukumbinsi, di naman dapat siguro na kinukumbinsi kasi pwede naman nilang failan pag na-identify na. Pero, I think yung effort to ano na nagawin pang ganoon, ayun yung nagbigay ng impression sa ano na bakit din niyo na lang final tapos dinakip niyo eh nasa ano na po yun kung pa, I think I'm not in a position kung ano yung nag-udyok na sa ating pulisya to do that, pero sa akin what is clear is that mabuting na-identify kaagad at na-file na yung kaso. Sana, ayun nga din, na sa lahat ng pagkakataon, ina-afford ang lahat ng mga constitutional at mga rights natin under sa Bill of Rights sa lahat ng tao. Okay. So, malinaw po. Maraming salamat, Attorney, sa panahon po na binigay niyo po sa amin dito sa ating na malinaw po ang inyong paliwanag. Thank you po. Maraming salamat, Sir Henry. Maraming salamat po. Si Attorney Bart Strada ang presidente po mismo ng Integrated Bar of the Philippines. So sinasabi po ni Attorney, ano po, tama naman yung proseso. Ha? Tama naman yung proseso at talagang sumunod ang PNP sa mga tinatakda ng batas hinggil sa paghuhuli ng isang suspect. Pero ang punto ni Attorney, at I fully agree, ano po, sana all, sana sa lahat pinapakita na PNP na sinusunod nila yung proseso kahit napaka-komplikado, kahit napaka-frustrating minsan, ha? Pero yun ang tinatakda ng patas. Ha? Pero yun nga, sana all, sana sa lahat mahirap o mayaman. Mula po kay Maricel Casapao Castillo, tama yan mga abusado, palibrasa may mga kapangyarihan dapat mahulong. Mula kay Lapzu Chris Ann, yung lolo sa Pangasinan na nagpakuha ng sariling antanim na mangga, ulong agad, eto, pagmalaya at may preston pa, VIP talaga. Lemuel Tabuao, secure ka lang, may pera at may influensya, malas tayong mahirap at justice system here in the Philippines is biased. There's no justice for the poor. Democracy was already demolished. Hindi pantay. Let's see if we can deserve justice. Mula kay JC Cruz, ang linaw naman ang ginawang pagsagasa, bakit may langan pa na kailangan pang dumaan sa korte, wala sa ayos ang batas, mula kailangan po talaga dumaan sa proseso. Miguel Tuzon Santiago, why naman? Di na dadampot yan, may kaso na. Nga na talaga, pag pinas, pag nahira, sabi nga po ni Atty. Talaga may proseso. Pero, yun nga po, sana o. Noli Lasco, ganyan naman eh. Pag mayaman ka ng aksidente, ganyan ang proses. Pag mahirap, diretso pulungan. Teddy Flores, kabulok ang justice system natin, mayaman kay media pa, samantalang yung nanungkit ng mangga mag-shot agad. Sana, Mr. New President, pakilinis itong mabahong justice system, pati mga pulis sa PNP, panot na panot sa justisya, at baka pwede naman magbago. Ang dami na po. Ang dami po po. Maraming salamat po sa inyong mga comments, sa inyong mga pagkabulala ng mensahe. At, narinig po nyo ang panig ng PNP at isa pong nagagaling sa mismo eksperto sa batas. Pero, mas tumatatak po sa akin yung sinabi niya. Ito, ni Bart Strada, sabi nga niya, okay, tama naman yung proseso na ginawa ng PNP. Eh talaga may mga tinatakda yung batas. Kailangan ng warrant of arrest, bago arrestuhin. Kailangan mag-gawin sa korte, sa subdivision ng police, may tinatakda ng protection ng ating batas para sa privacy. Ano po? Pero, yun nga po, yung nangyari dun sa lolo
doon sa manggahan. Ano po? Kasi ano po? Ito, Ulunaga. Ano po? May mag-chat pa. Marami mga insidente. Kaya na po, marami ang nag-react ng mga tao. Kung sinusunod, maingat tayo, ha? Ang PNP, sa pagsunod sa pagtalima sa batas, kaugnay sa paghuli sa mga sospek. Eh sana, doon din sa panig na mga nabira. Sana po. Maraming salamat po, Henry Umaga Diaz, para sa Umaga Diaz Report. Hanggang sa muli. Umaga Diaz Report. Pinahaba ng LRT2 ang oras ng kanilang operasyon para maserbisyuhan ang mas maraming pasahero. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, mula sa original schedule na 8:30 ng gabi, inadya sa alas 9 ng gabi ang biyahe ng huling commercial train na manggagaling sa